Hello, good day. Pag-usapan natin ngayon kung paano magpasok ng entries as player doon sa mga existing race ng ating mga kanya-kanyang clubs. So, simulan muna natin sa pagpasok muna ng mga profiles ng ating mga ibon. So, click lang natin yung menu and then punta muna tayo sa My Pigeons. Sa loob ng My Pigeons, naka-list or naka-encode na yung mga sinali natin ng mga ibons doon sa mga previous races natin. Now, if ever gusto nyo dagdagan ang inyong mga ibon dito, click nyo lang yung Add Pigeon, okay? And then, encode natin yung ating green card. So, free text naman siya, so pwede tayo mag-encode ng kahit anong pigeon ring band number dito. Then, pili lang tayo ng gender. And then sa remarks, kahit anong remarks pwede natin ilagay. So, kung anong bloodline siya, kung kanino niya siya nabili. And then, after nyo ma-encode lahat yan, click nyo lang yung save. Yes. So, ito na yung na-encode natin, si ABC198888. And then, encode lang kayo ng encode ng mga ng mga ibon natin dyan. And then, after nyo mag-encode, pwede na na tayong pumunta dun sa ating menu. Click na natin yung player events. Sa player events, nakalist dito yung mga existing races ng ating mga sinalihang clubs, no? Now, let's say ito, meron tayong event dito na active. Na ibabato siya sa Morong Rizal. Ito yung kilometers niya mula dun sa release point hanggang dun sa supposedly loft nitong account na to. Ito yung release date and then registration deadline and then minimum speed. Yan. So ito yung pangalan ng club. Ito yung kanyang event ID. Now, if ever gusto kong ipasok yung mga ibon ko dito sa karera na to, i-click ko lang yung blue na plus sign sa taas. Yan. Dito ko ngayon makita kung meron na ba akong existing na entries dito sa karera na to. So since bago pa lang yung event, no, at wala pa ako napapasok na karera, wala pa siyang laman. So try natin magpasok ng entries. So ang gagawin lang natin is click yung Add Pigeon entry. Okay. And then click lang natin to, yung drop down button, and then piliin natin kung sino yung ibon na gusto nating isali dito. So encode natin yung in-encode natin kanina na ibon, si ABC198888, siya yung isasali ko dito, no? And then pipili lang tayo ng category. Okay, so since this is a test, pili lang tayo. Okay. Now, kapag pumipili kayo ng ibon dito, makikita nyo rin yung kanyang information, remarks, and then yung kanyang previous race results, no? Kung ano yung average speed niya, kung nakakailang races na ba siya, at kung kailan siya huling pinarera. Okay? So, yun. Pag gusto nyo siyang ipasok dun sa entry natin, click lang natin yung save. And then, na-save na siya. Now, kung gusto nyo pa magpasok ng isa pa, click nyo lang to, and then, click na natin itong isa. And then, let's see. And then, save ulit. So, yan. Save na siya.
So pasok lang tayo ng kung ilang ibon ang gusto natin isali. Now kapag tapos na tayo, click lang natin uli yung cancel. Yan. So makikita nyo ngayon dun sa ating pigeon entry, no, na meron ng laman. No, meron tayong dalawang entries ngayon, yung dalawang ibon natin kunyari, na MMFC at saka yung ABC. Ito yung categories na sinalihan natin. Okay. And then kung mapapansin nyo, hindi pa siya verified or hindi pa siya nalalagyan ng stickers ng club. So, yun, napasok na yung entries natin pero hindi pa siya officially pasok nga doon sa event na yun. No, magiging officially na contender siya or pasok doon sa event na yun once na na-verify na siya nung club. So, antayin na lang natin ngayon kung kailan siya lalagyan ng sticker ng ating kanya-kanya mga clubs. Okay, so yun nga, no? So after nung loading natin, in-assume natin na lahat ng ating mga entries is na-stickera na ng club. Now, as player, pwede mo yan ma-check kung ito nga ay nalagyan ng verification code o na-stickeran ng inyong mga club. Or, in short, naipasok ba siya dun sa event na sinalihan talaga natin. Kasi, ang mangyayari niyan, kapag hindi siya properly na-verify o hindi siya na-stickeran ng club, kapag nag-text po tayo ng ating code, no? Nag-text tayo ng code natin dun sa karera, let's say dumating yung ibon natin at nag-encode tayo ng sticker code natin, eh ang mangyayari dyan, magre-reply yung ating KuboPro na there's no existing event. Okay, bakit po no existing event? Kasi nga po, hindi po naisali yung inyong ibon dun sa karera. So, as player, pwede na po natin ma-check kung properly encoded ba yung ating ibon dun sa mga events natin, no? Para ma-check nga natin kung pwede tayo makapag-clock in later pag nagdating na yung mga ibon natin. So, paano natin ma-check yun? No? So, again, click lang natin yung menu sa taas and then click natin yung player events. Okay, and then hanapin natin dito yung event na sinalihan natin. No? So, in case kanina ito nga yung event na sinalihan natin. At piliin din natin or i-click uli natin yung kulay blue. No, yung kaninang kinlik natin na blue na may plus sign. Ayan. So, ayan. Kung mapapansin nyo, no, dun sa dalawang in-entry natin kanina, iisa lang yung na-stickeran. No, paano ko na lamang iisa lang yung na-stickeran? Kasi, dito, dun sa dalawang ibon na pinasok ko, ito lang yung may nakalagay na date time verified. Okay? So, na-verify siya ng gantong date, gantong oras, kasali na siya ngayon dun sa ibon natin, sa karera natin. Pero, kung mapapansin nyo, yung ABC198888 natin, hindi siya nasali or hindi siya properly encoded. Now, kapag ganyan yung nangyari, kahit anong text mo, no? Halimbawa, dumating yung ABC198888 natin, no? Kahit anong text mo ng code na yun, hindi talaga siya papasok kasi nga, hindi siya encoded dun sa ating event. So, bago pa man dumating yung ibon natin, no, bigay alam na kontakin na natin yung ating club admin, no, sabihin natin, sir, ma'am, paki-check nga po yung entry ko na to kasi nakita ko po dun sa KuboPro account ko na hindi pa siya verified. Okay, so yun po, yun lang po yung paalala sa ating mga players na if in case nga na makita nyo na walang date and time verified yung ating mga kalapati dito or entries, pagbigay alam nyo lang po sa inyong kanya-kanya mga club admin. Para yon maging properly encoded na po sila. Okay, so ayan, assuming na napagbigay alam ko na dun sa ating club admin na hindi nga na-verify yung aking ibon, now i-double check ko ulit, no, kung talaga bang na-encode na yung ating ibon dun sa ating karera. So again, punta lang ako dun, so, punta lang tayo dun sa player events para i-list lahat yung ating karera. Then click again, click uli yung kulay blue na plus sign. Ayan. So, ayan. Kung mapapansin nyo, parehas ng verified yung aking mga entries. So, that's it. No? So, if in case na kailangan nyo mag-encode or kailangan nyo i-verify yung inyong mga ibon, again, punta lang tayo dun sa player events. No? And then,
hanapin nyo yung event na sinalihan nyo o gusto nyo salihan. And then, yan, halimbawa ito yung gusto natin salihan, no? And then click nyo lang yung blue na plus sign, no? Diyan nyo mamamanage yung inyong mga entries as players para ma-double check din natin kung properly encoded ang ating mga entries or ang ating mga ibon. So, yun lang po. Thank you. Happy flying!